Hello, good morning, good morning. Hello po sa inyong lahat. Kumusta na kayo? Welcome again to my channel, ang Sachiko the Great, ang Pinay Uyomisang ng Japan. At ito na naman po ang Uyomisang, may dalang basket, may dalang gunting. At ito, maglalagay ako ng teibukuro dahil gusto ko pakikita ko sa inyo ang mga tanim ko, mga gulay. At kailangan ko mag-harvest dahil meron akong bibigyan ng mga gulay ngayon. Kaya let's go! Sobrang mainit ngayon, katanghalian ng tapat. Ayan, ayun yung aming little garden. Actually, kanina, nakapamitas na naman ng ibang gulay ba? Gaya ng bagyo beans, talong, at kukuha lang naman ako ng okra at saka kangkong at alukbati. May nag-order kasi sa akin na nanghihingi ba. Padadala ko sila. Tingnan niyo ang talong dito, ang talong tuloy, ang kangkong dito, nabubuhay lang siya sa lupa. Ayan. Alam nyo ba paanong lutuin ito? Ito yung alukbati. Di ba? Ang ganda, oh. Ang dami niya ngayong, ang dami niya ngayong dahon. Ito. At, ayan. Marami kumaharvest ngayon. Bawang, sibuya, sardina, lagay niya lang ng konti so yun, okay na. Kaya naman ilagay niyo sa ilagang munggo o ginisang munggo. Sino may gusto, bigyan ko kayo. Ayan. Ito, nakapamitas na ako ng isang timba na alukbati. Ayan. At isang timba ng kangkong. At bibigyan ko kayo ng tip kung paano ko napaparami ang aking mga tanim nang hindi na ako bumibili ng mga seeds. Una, kagaya nito ba? Kasi ang topic ito, ang alukbati, napakadaling tumubo tsaka madaling itanim. Pagka namimitas ako, di syempre may ganyan ba? Yung pinagtutulan, halimbawa ganyan. Ay. Yung mga pinagtutulan ng mga sanga-sanga na matitigas na yung langga sa dulo. Inahati ko lang yan sa gitna. Ayan. Tapos, sinapalim ko ulit siya doon sa mga bakanting lupa. Kaya after 1 week, pagbalik ko, buhay na siya. Minsan nga hindi ko na nga nabibiligan. Diba, ayan, kagaya niyan. Ayan, pinuputol-putol ko lang siyang ganyan. Ayan. May panalim na nabago. Ayan pa. Ayan, nalaglag na. Ayan, tatanim ko siya. Pero, ibababad ko muna siya ngayon sa tubig dahil wala na akong time magtanim. Baka bukas babalikan ko ulit siya kasi may pasok pa ako ngayon ng 3 o'clock. Para din siyang kagaya ng kangkong ba? Kasi tingnan niyo yung kangkong ko. Ayan, oh. Ayan. Diba? Ayan. Yung mga kangkong na yung mga matitigas na dulo ng kangkong ba na
inarbes ko, kagaya halimbawa niyan, di ba? Yung pinagputulan ko na dulo na sa dulo na ganyan, ibababad ko lang ng ilang sandali sa tubig. Tapos, ayun, binabaon ko dito, may awaan Diyos, tumutubo naman uli. Ayan, di ba? Ang dami ko na namang kangkong. Kaya lang, pagdating ng winter, lahat na mamatay kasi mahina sila sa ano sa taglamig ba. Kaya ngayong summer, sinasamunta lang hanggat meron. Pinamimigay ko lang naman. Saka kain lang tuwing may gulay. Kumain tayo ng gulay kasi masustansya ito at maganda sa katawan. Ito ang tek-tek namin dito kung bakit wala kaming masyadong mga sakit tsaka mahaba ang buhay ng aking mga biyanan. Ngayon pupunta tayo dun sa tanim kong okra kasi banda doon siya. Kaya let's go! Ayan. Dahil pa yung nakita ko rin neto, itatanim ko na yung tatanim ko yung hinuha ko na alukbati. Para hindi siya man. Tapos, ito yung mga ginupit-gupit ko na alukbati. Ibabaon ko lang siya sa lipo. Ganyan lang yung ginagawa ko. Ayan, tingnan nyo. Tinanim ko lang siya nung isang araw. Tinanim ko lang siya dyan. Tumubo na, diba? Oh. Ganyan kadali. At ngayon naman, ang dami ng bunga ng aking ano, yung aking okra. 2 days before lang. Ang dami ng kadali. Kahapon, kakapitas ko lang ng okra. Ayan. Ngayon, meron na naman. Ang bilis nilang lumaki. Ayan. Pero, alam nyo ba, ito lang naman yung tanim kong okra. Oh. Tingnan mo. Ayan, isang hilera siyang hanggang dito sa may dulo. Kailangan, araw-araw siyang pinupuntahan. Kasi pag 2 days before ako pumunta rito, ang lalaki na agad niya, tsaka matigas na. At kaya, kailangan, araw-araw pupunta ka dito kasi ang bilis niyang lumaki. Meron din akong ano, lemongrass. Kukuha ako ng tangkay kasi masasarap itong ilaga. Bibigyan ko yung kaibigan ko dito.
Ayan. Para siyang kalahib. Hindi ko alam kung ganito talaga yung kinukuha. Pero kasi ako guys, ang ginagawa ko, yung ganitong klase, nilalaga ko siya, iniinom ko. Maganda raw kasi ito sa sakit ng mga diabetes at saka ganda rin sa healthy sa katawan ba natin. Kaya ito, nakapitas na ako. At tingnan nyo, may tanim din ako na ano, malaki na yung tanim ko na malunggay. Ayan. Pag ulan ng ulan, nabansot. Nakakapagod kasi sobrang ang init. Tingnan nyo, nadiligan ko na rin yung ano, yung tanim ko na alukbati ngayon. Ayan. Diba tumubo na siya. At meron din akong tanim na ito, alam nyo ba to? Yung sayote. Marami siyang ubos. Ayan. Pinutol kasi yung puno dito, kaya wala siyang magapangan. Dati, gumagapang yan dyan. Kaya ayan, nagbabagsakan na siya. Oh. Ayan. Masarap daw ito. Hello guys, at bilis ng oras. Sandali lang ako paikot-ikot dito sa bukid. Mag-aalas 3 na ng hapon. At kailangan ko na uwi sa bahay dahil po may pasok po ako ng 4 o'clock. So, kailangan ko umuwi at umalis ng 3:30 dito sa bahay. Ayan. Kaya, yung nalilinis sa akin ng gulay, baka bukas ko na ito i-pack para ipadala. Kasi wala nang time po. Kaya abangan nyo bukas. Kaya po ako sa inyo, para lagi kayong may gulay sa bahay, kung wala kayong lupa, kahit sa mga styrofoam ba, manghihingi kayo sa mga supermarket na styrofoam, tapos lagyan nyo ng lupa, tapos itanim nyo yung tangkay ng alukbate, at saka tangkay ng kangkong, dilig-diligan nyo lang araw-araw, bukas makalawa, tutubo na yan, meron na kayong ma-harvest. Ganyan po yung ginagawa ko, kaya marami akong tanim na mga gulay at maraming nabibiyayaan kasi pag may nangihingi, bigay-bigay lang, at least si Lord nang bahala sa akin magbalik nito ng higit sa sapat, liglig, siksik at umaapaw na biyaya. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat. God bless you all and thank you for watching. Subscribe and like na rin kung may time. Thank you. Bye-bye. Yeah. Dami pawis.